Obrigada sa madami. And I thank you. Set ko yung expectation sa kanila na kaya nilang kunin yung gold na. Siyempre, sinasabi ko sa kanila, walang second best. So kung kailangan ibigay nyo yung best nyo, ang bibigay nyo excellent. So yung panalo ka na sa hindi lang sa tao, kundi yung sa pinaghirapan mo this year. Podium finish, siguro may mga positive at saka negative na impact. Yung positive, siguro, yun, tumaas ang confidence at marami naging expectator ng UE. Pero yung negative, syempre, may mga taong naging complacent, may mga taong nawala sa team. Pero, yun, patuloy na lalaban. Ipagsuko ko sa lahat ng problema na dinaanan po namin. Yun po yung nadadala po namin ngayon sa training. Kasi po kahit may problema sa training namin, parati po kaming nagdadamayan at sinosolve po namin yung problema. Sama-sama po kami at hindi po kami nagkagulo. Skills at saka yung katawan, handa na sila eh. Pero yung, sabi ko nga, napaka-powerful ng utak. So, pag hindi nagtrabaho ng sobra yung utak at katawan lang ang katrabaho, maaaring mag-fail na naman sila this year. Sabi ko sa kanila, wag nang bitawan yung basket toss kasi nag-number one na kami noon for 2 years eh. Sobra po naming pinagtatrabahoan na mag-champion po kami this year kasi nga po last na po namin to. At saka gusto po sana namin na pag lumabas kami dito sa UE, may napatunayan kami na mag-champion kami at hindi kami gi-give up doon. Lalaban kami at lalaban kami. Sabi ko, bigay na nila lahat. So, nararamdaman ko naman na kaya nila makuha yung championship. Guys, please support UE Pep Squad at Mawa Arena. Mini-invite ko yung mga mandirigma dyan. Lahat ng UE Pep Squad supporters at saka UE community. Kahit hindi kayo mga taga-UE, kung alam nyo naniniwala kayo na makukuha ng team na to this year, sumama kayo at mag-cheer para sa aming team.